glorious day to all of us. We welcome you to our online Sunday service. Live here at Jesus Coffee Page. Gather your family and be blessed. Leading us today as we worship and praise the Lord. Let's welcome. Let's welcome. Let's welcome. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Pastor Ruben and Sister Isabel Lucy. Amen. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Good morning sa ating lahat. A happy, happy Sunday. Welcome sa ating mga online viewers. Thank you for joining us today. Pinagpala pong linggo sa ating lahat. It's a wonderful day that the Lord has given us. Today, let us worship and just praise the Lord. Good morning po sa ating mga live viewers, mga kapatid joining us tonight, sa ating mga tahanan. Thank you, Lord. Ang ating puso, i-ready na natin para sa pagpupuri, pagsamba sa Panginoon. Huwag lang tayong manonood, ha? Lagi tayong magpupuri at magpapasalamat sa Panginoon. And please, huwag po natin kalimutan, i-share natin ang ating live video at hayaan natin na marami tayong mga ma-reach out ng mga kaibigan natin. And please, tag your loved ones. Sama-sama po tayo maging digital evangelism. Salamat sa pag-like. Salamat sa pag-share ng ating video. Thank you for joining us today. Again, a happy Sunday. Let us worship. Let us praise the Lord. Pinagpala tayo ngayong umaga. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. And if you're first time joining us, pakitayo naman dyan. New blessing. Aawit tayo sa Panginoon. Ang title nito, Buhay Sa'yo. Amen. Buhay ba tayo sa Panginoon? Amen. Thank you, Lord. Sabi nga sa salita ng ating Panginoon sa John chapter 15. Verse 5, sabi ni Lord, ako ang puno ng ubas at tayo ang mga sanga. Ang sino man na hiwalay sa kanya ay hindi mamumunga. Wala tayong magagawa kung hiwalay tayo sa ating Panginoon. Kaya manatili tayo para tayo punong-puno ng buhay. Yes, Lord, salamat Panginoon. Mananatili kami sa iyo. Buhay sa iyo, Panginoon.
Pagbabalik, manatiling kaming tapat, matagpuan kami.
nililingkod hanggang dulo. Sa aming hari, the King of Kings and the Lord of Lords, dalangin namin, Lord, na maging tulad mo ang iyong mga anak, Panginoon. Yes, maging tulad mo kami, Panginoon. Itong aming hiling, Lord Jesus, tulungan mo kami sa pamagitan ng Espiritu Santo na pinupuspos kami everyday, Lord God. Kami magiging tulad mo, Lord. We live a life from glory to glory, Lord Jesus. Kami magiging ilaw at asin itong sanlibutan na ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa protection mo sa amin, sa gabay mo sa amin, sa pamilya namin, sa buong sambahayan. Sa lahat ng mga leaders, pastors, Lord God, government leaders, medical leaders, maraming salamat, Panginoon. Ibinabalik namin lahat ng papuri, pasasalamat sa iyo, Lord Jesus. At alam namin, Lord, malapit na, Lord, natapos na itong COVID-19 na to. You will stop this in the name of Jesus. Nandito na ang vaccine, Panginoon. Provision mo, Panginoon. Ang inihintay namin, Lord God, para mapasa amin na to, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay sa amin ng wisdom, knowledge, understanding, Panginoon, sa lahat ng mga desisyon na aming ginagawa, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa overflowing provision sa bawat sambahayan na patuloy, nananampalataya, nakikinig sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Dahil sa mga nangyaring ito, Panginoon, maraming mga naawat, Panginoon, mga kapamilya namin, Lord, mga kaibigan namin. Maraming salamat. Nagkaroon ng buhay na walang hanggan, Lord Jesus. Salamat dahil binubuksan mo ang aming mga mata sa mga pagbabago, Lord. Una sa aming sarili, mas lalo pa namin ikaw hanapin, Lord. I-desire namin sa puso namin na sa tuwing umaga na kami gigising, Panginoon, ikaw ang aming uunahin, ang mga salita mo, Lord. Ang umawit sa iyo, Lord, sumamba sa iyong pangalan. Maraming salamat, Lord Jesus. At sa pamagitan, Lord, ng banal na Espiritu, Lord, ganun mo rin palalakasin, Panginoon, ang aming pangangatawan. Palalakasin mo yung immune system namin, Lord. Palalakasin mo yung aming spirit, soul, and body hanggang sa uli mong pagbabalik, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, na lagi mong dalisayan yung aming mga puso. Gawing balusog, Panginoon, at kaaya-aya, Panginoon, sa iyong paningin. Laging nililinis, Lord, ng iyong salita. And Lord, we pray, Lord Jesus, sa mga kapatid namin ngayon, Panginoon, na nangihina, sa mga kapatid namin na nakakaramdam ng mga sakit, Lord, mula ulo hanggang talampakan, Lord, na nasa ospital ngayon, in the name of Jesus, Lord, pinagaling mo na sa sila, Panginoon, sa pamagitan ng iyong mga latay, Lord. Kami pinagaling mo na, pinalalakas mo na sila. Muli mo silang itatayo, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Tinatanggap namin ang agalingan mo sa pangalan ni Jesus. And Lord, we rebuke in the name of Jesus all the spirit of death out in our family, Lord. Spirit of heaviness in Jesus' name. Spirit of fear, stress, doubt, panic, depression, curses, corruption. Out in our home, Lord Jesus. And we pray for our nation, Lord. The wisdom, knowledge, and understanding, Lord. Tulungan mo kami magkaroon ng pusong lahat ng sumusunod. Huwag mong hayaan, Lord, na patigasin ang aming mga puso, lalo-lalo na sa iyong mga salita, Panginoon. Lord, we declare that we will live and we will not die. We are strong in the Lord, Lord. Salamat, Panginoon. All is well with us. No sickness, no disease, no weapon worked against us will ever prosper, for we are covered with the Most High. And Lord, right now, in the name of Jesus, we receive healing. We receive life, we receive victory, we receive deliverance, strength, power, peace, joy, restoration, transformation. At sa lahat ng nakakakita at makakarinig, Lord, makikita nila ang kaligtasan mo sa iyong mga anak. Salamat po, Panginoon, tinataas namin, napakagandang umaga na po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Thank you, Jesus. Maging tulad mo. Para lang sa'yo, maging tulad mo.
ating panalangin. Thank you for joining us as we worship the Lord. Maging tulad mo. Yan ang ating awitin para sa Panginoon. Na tayo'y mabuhay para lang sa Diyos. Sa ating isipan, sa ating puso, magliwanag sa mundong ito. Good morning po sa ating lahat. We welcome you to our online Sunday service. Thank you for joining us. And alam po, mga first time kasama natin this morning, pakitype naman dyan, new blessing. Thank you, Lord, sa inyong mga buhay. Salamat sa Lord. At meron tayong panahon, malinaw na connection. Praise the Lord. Tapos na ang bagyo. Andyan na ang araw. Thank you, Jesus. Kaya in-invite namin kayo also to follow and like us doon sa ating YouTube channel. Thank you, Lord, sa ating mga time out episodes. Ayan, panoorin nyo po yung ating time out episode number 12. Ayan, nasa number 12 na tayo. Kung di mo pa napanood yung ibang episode, watch it on our YouTube channel. And don't forget to subscribe, like, and share po natin. Alright, thank you, Lord, sa ating po mga gawain dito sa Jesus Comfy Cavite. Hindi lang tayo every Sunday, alas G's, but also we have our OPM. Ayan, inaabangan na naman natin ano namang series ay bibigay sa atin ng Panginoon sa ating online premiering Mondays to Fridays. Live po dito yan sa Jesus Comfy Church. Every 7 p.m. po yan. Kaya sama-sama tayo na patuloy na lumalim, patuloy na kilalanin at mapakain ang ating mga espiritu. Thank you, Lord, sa ating online prayer meeting. Ayan, at alam nyo, meron tayong segment, yung ating Comfy Break. Ayan, excited, excited naman tayo. Ano ba yung mga questions, Bible trivias? Matututo tayo eh. Kaya, congratulations sa ating mga winners, weekly winners. Kung kayo po ay follower ng ating Facebook page and ni-like nyo yung ating Facebook page at syempre, sharer kayo ng ating online prayer meeting, kayo po ay entitled na magkaroon ng entries, sumagot doon sa ating Comfy Break questions. Ayan, kailangan nakapag-share, kailangan nanonood din ng OPM, okay? Kailangan sinishare din yung OPM at tama po yung sagot doon sa ating mga questions. Kaya, receive nyo po ang inyong mga gifts, receive nyo po ang inyong mga load, nanalo po kayo. This week, our weekly winners, Sister Ellen Escobar, Jocelyn Abad, and Bami Beng Visera. Ayan, congratulations! Alright, maraming sagot, mas maraming entries, kaya sama-sama po tayo na mag-participate at patuloy tayong lumalim sa salita ng Panginoon. Again, I'm Pastor Rubel with Jesus Comfy Church. Salamat sa inyong pagsama this morning and soon, post tayo sa ating Facebook page. Makikita nyo yung announcement. We will have a year-end declaration gathering. We will see each other face-to-face. Wow, yan! We are so excited, mga kapatid, na makita kayo, makasama kayo. Hindi lamang online, but also in the physical. Alam ko, the Lord will provide for us. He will protect for us. And hinahanda na ng Panginoon. Let's get ready for our announcement and updates. Kaya huwag niyo pong kalimutan i-follow yung ating Facebook page. Makita niyo yung ating mga schedules dyan. At syempre, it is so important as we finish the year, we will declare 2021. Handa na ba kayo sa darating na bagong taon? Ayan, pag-uusapan po natin yan sa ating face-to-face gathering. Ayan, salamat sa Panginoon. And again, thank you for joining us. Sabay-sabay po tayo. Magsumamba sa Panginoon at magpasalamat sa ating mga pagbibigay. Praise the Lord! Amen! Thank you, Lord! Congratulations sa lahat ng mga winners natin. And see you soon, mga kapatid! In our physical gathering this coming December 20. Ayan! Ipopost natin soon ang lahat ng mga details at gusto namin kayong makita personal. Ayan! Ready na ba tayo sa salita ng ating Panginoon? Patungkol sa ating pagbibigay? If you're ready, paki-type dyan, hindi I am ready, my heart is ready. Paki-type dyan, my heart is ready. Kasi naaalala ko nung physical gathering, nung meron pa tayong, nandun pa tayo sa Jollibee Kalinisan at nag-share tayo ng word ni Lord, marami ang nandun nga, physically present, but their mind, lumilipad-lipad, di ba? Minsan yung iba nakakatulog. At ngayon namang online, 'di ba? Baka nakapasok, nakita natin, uy, nanonood siya, nakapasok, pero hindi naman handa. Pwedeng yung isip natin handa, pero baka yung puso natin ay hindi na handa ngayong umaga. Kaya i-type na natin diyan, my heart is ready. At buksan na natin ang ating Biblia sa Hebrews chapter 3
verses 7 to 8. Ayan. Ito ang sinasabi ng Espiritu Santo ngayong umagang ito. Sabi niya doon, therefore, as the Holy Spirit says, hindi kung sino-sino ang nagsabi, kapatid. Ang nagsabi mismo, yung Holy Spirit, ang ating Panginoon mismo. Sabi dito, today, kailan daw mga kapatid? Today, if you hear His voice, kung naririnig mo ito ngayon, naka-ready ang heart mo ngayon, nakabukas ang iyong puso, sabi dito, do not harden your hearts as you did in the rebellion during that time of testing in the wilderness. Alam mo, hinahalin tulad yung pagiging matigas yung puso, yung panahon nila Moses, kung saan tumawid yung mga Israelita. Diba? Mula sa Ehipto. Binuksan, nasaksihan mismo nila kung paano sila pinalaya ng ating Panginoon. Binuksan ng dagat na pula, sila'y nakadaan at yung mga kaaway nila ay natabunan doon ng tubig. Nasaksihan nila mismo ang kapangyarihan ng ating Panginoon. At kung paano mag-provide sila ang ating Panginoon sa kanila sa loob ng 40 years sa wilderness. Pinakain sila, pinainom sila, nakita nila ang kamanghamanghang kamay. Maaring tayo, nakita na natin yung mga kapatid natin kung paano si talaga nagtagumpay, kung paano naranasan ang kapangyarihan ng ating Panginoon at lahat ng iba nga sa atin, napapawaw pa nga sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Pero baka i-check natin yung puso natin, baka tayo ay, alam mo yun, tumitigas na, nagiging kalos na. Ano ba ang mga senyales? Sign! Na matitigas sa mga puso. Ito yung mga sinabi ng ating Panginoon dun sa kanyang salita. Sabi dito sa Hebrews chapter 3 verse 10, kaya napopuot ako sa kanila. Sinabi ko, lagi silang lumalayo sa akin. Ang mga utos ko, ayaw nilang sundin. Every time na nakakarinig tayo ng salita ng ating Panginoon, ano ba ang respond natin mga kapatid? Nagbibingi-bingihan ba tayo? Nagbubulag-bulagan ba tayo? Baka naman yung puso natin, isa dyang tumitigas na. Punong-puno na ng kalyo, kaya hindi na natin nararamdaman. Every time na nag-share kami patungkol sa pagbibigay, hindi mo na naririnig. Ang tigas na ng puso natin. Kaya ngayong umaga, gusto ni Lord, yung puso mo yung mauna. Yung gusto ni Lord, yung puso mo ang handa. Kaya naman, meron tayong isi-share na nasa salita din ng ating Panginoon. Ito kasi naging problema ng mga Israelite. Nakalabas sila dun sa Ehipto at papunta sila sa lupang pangako. Kaya lang, ang titigas ng puso, ang titigas ng ulo, mga pasaway. Lagi silang nagre-reklamo at ito yung ayaw ng ating Panginoon na mangyari sa atin na hindi tayo makarating sa lupang pangako. Kaya sabi dito sa salita niya, maging maingat daw tayo. Para hindi tumigas ang ating puso, kailangan maging maingat tayo. Sabi dun sa Hebrews chapter 3 verse 12, kapatid, ingatan niyong huwag maging masama ang sino man sa inyo at mawala ng pananampalataya hanggang sa kanyang talikuran ang Diyos na buhay. Mga kapatid, kung paano natin iniingatan yung mga mahalagang bagay dito sa mundo, ganun natin mas lalong pag-ingatan yung ating pananampalataya, panghawak kung paano natin yung cellphone natin, kung lagi natin hinahawakan yan, iniingatan natin, mas lalo natin panghawakan yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Kung paano natin laging itinatabi yan, diba? Minsan nga, pagbago talaga, itinatabi pa sa pagtulog. Dapat lagi natin kasama yung ating pananampalataya. Lalo higit yung ating spiritual na buhay. Sabi nga, work out your salvation with fear and trembling. Hindi dapat tayo kampante dun sa buhay spiritual natin. Ganun ang taong maingat. Ganun niya pinahalagahan yung importansya ng buhay na walang hanggan sa langit. Ito'y warning sa atin mga kapatid. Dahil may mga consequences ang mga pinapatigas ang puso, ang mga matitigas ang puso na ayaw sumunod. Ano-ano yung mga consequence na to? Alam mo, napopuot si Lord. Sinabi niya na yun sa salita niya. Hebrews chapter 3 verse 10, nagagalit si Lord. Hebrews chapter 3 verse 11, sabi dito, kaya nga, galit ako. Ako ay sumumpang hindi na sila makakarating sa lupang panghako na inilaan ko sa kanila. Kapatid, merong mga nakalaan sa atin.
bawat isa sa mga anak niya merong nakalaan, may lupang pangako. Baka kaya hindi pa tayo nakakarating doon. Check our hearts today. Baka ito'y pinapatigas na. Ayaw natin na maranasan natin. Ayaw ng Panginoon na maranasan natin yung mga nangyari doon sa mga kapatid natin, mga Israelita na hindi sila nakarating sa promised land. Ang daming namatay, ang daming nabuwal. Nagalit siya, napuot siya. At sabi niya, ito yung mga consequence sa Hebrews chapter 3 verse 18, basahin natin. Sabi dito, at sino ang tinutukoy niya nung sabihin niya ng hindi sila makakapagpahinga sa piling ko? Hindi ba't yung mga taong ayaw sumunod? Kaya alam nyo, number one, ingatan natin, panghawakan natin. Number two, sabi sa kanyang salita, magtulungan araw-araw. Hebrews chapter 3 verse 13. Sundan nyo ako, basahin natin. Sabi dito, sa halip, magtulungan kayo araw-araw habang ang panahon ay tinatawag pa ngayon upang walang sino man ang madaya sa inyo at maging alipin ng kasalanan. Madalas, lagi tayong nagpe-fail, bumabagsak sa area na to. Yung ating finances, madalas nagkaka-amnesia tayo, lalo na pag andyan na yung blessing. Nakakalimutan natin yung nag-bless sa atin. Nandyan na yung promise. Nakakalimutan natin yung talagang tunay na nagbigay ng pangako na iyon sa atin. Kaya dalangin ko, magtulungan tayo. Paano tayo magtutulungan, mga kapatid? Kaya every week, wala kaming sawa. Dahil mahal namin kayo, lagi kaming nagpapaalala, pinapaalalahanan namin kayo, ganun din kayo. We are accountable, lalong-lalo na dun sa kapamilya natin, kung ikaw ang nakakarinig nito. Sabihin mo sa sarili mo, huwag mong patigasin ng aking puso, Panginoon. Matanggap ko ang salitang ito. Paalalahanan natin yung unang-unang mga mahal natin sa buhay, yung asawa natin. Kapatid, ikaw ang nakarinig nito and you are accountable. Pag hindi sumusunod yung asawa mo, mga anak mo, mga kaibigan mo, magkaroon tayo ng accountability partner dahil lagi dito tayong bumabagsak sa pagbibigay, pagbabayad ng ikapu. Pag naririnig pa nga, di ba, operation bangon, magbigay ka. Minsan napapating pa tayo, Lord, ikaw ba yan? Di ba, tandaan mo, hindi ito ibubulong ng kaaway sa'yo. Ang magbigay sa kanyang gawain, ito'y sinasabi ngayon ng banal na espiritu. Kaya kung naririnig mo to ngayon, kapatid, paalala, warning sa atin. Huwag mong patigasin yung puso mo. And last, manatili tayong matatag hanggang wakas. Kung nakakapagbigay ka na ngayon, nakakasunod ka na, nakakapagbayad ka na ng ikapo, masaya kami para sa'yo. Pero huwag puro simula lang. Dalangin ko na manatili kang matatag sa pananampalataya mo sa lahat ng area ng buhay. Sinishare lang namin yung ating finances dahil lagi tayong nagpe-fail dito at kailangan natin ng tulong, paalalahanan ng bawat isa. Manatili kang tapat, kapatid. Sabi sa Hebrews chapter 3 verse 40, nandito rin yung sagot, sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain, kasama natin si Lord sa gawain, kung mananatiling matatag hanggang wakas ang ating pananalig na ating pinakita nung una tayong sumampalataya. Nanlalamig ka na ba sa iyong pananampalataya? Balikan mo yung unang pag-ibig ng ating nananaranasan mo, yung kaligtasan. Hindi ka na ba nakakapagbigay ngayon? Dahil kinakatuwiran, binubulong sa inang kaaway, kulang nga eh. Binubulong sa inang kaaway, 12-12, 11-11, di ka nga nakaabot ng 11-11, huwag mo nang ibigay yan para sa 12-12, ready ka na. Kaya kapatid, kung naririnig mo ito, sabihin mo sa katabi mo, kapamilya mo, huwag mong patigasin ang puso mo. And last, ang good news, meron pang pag-asa. Sa lahat ng hindi nakasunod mula nung pandemic, March, April, May, June, July, August, September, October, November, magtatapos na 2020. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon ngayong umaga. Manumbalik ka. Dahil sabi dun sa salita ng ating Panginoon sa Mateo chapter 13, verse 15, ito ay sapagkat ang mga puso ng mga taong ito ay matigas na. Sabi dito, nahihirapan ang makinig ang kanilang mga tenga. At sabi pa, ipinipikit ang kanilang mga mata upang hindi sila makakita. Baka nakakaunawa pa ang kanilang mga puso.
manumbalik sila at aking pagagalingin. Thank you, Lord. Dahil, alam mo, this is a serious disease of a Christian. Yung merong hardened heart. Kaya dalangin ko na mag-ingat tayo, ingatan natin, panghawakan natin yung pananampalataya natin. Kung paano natin pinapahalagahan ng mga bagay, panghawakan, mas lalo natin pahalagahan. Magtulungan tayo mga kapatid, magpaalalahanan tayo, huwag kayong magagalit sa amin. Every time may na pinapaalala namin sa iyo, yung ikapo mo, yung pledge mo, yung pagbibigay mo, kamusta na itong area na to, lagi tayong bumabagsak. We need accountability partner. Kailangan tayong, alam mo yung manatiling tapat hanggang wakas. Kung di ka nakakasunod, nag-fail ka na dito, good news, pwede pa tayong manumbalik. Kaya mga kapatid, kung naririnig mo ito ngayon, huwag mong patigasin ang iyong puso. Sabay-sabay na natin itaas yung ating mga ikapu, yung ating mga ibibigay sa ating Panginoon ngayong umaga. At dalangin natin, this time, Lord, susundin ko ang boses mo. Hindi ko napapatigasin ang puso ko. Ayokong madaya ng kaaway. Gusto kong makarating sa lupang pangako, Panginoon. At gusto ko rin maranasan ang kapahingahan sa piling mo. Lord, maraming salamat, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon, sa amin. Napakaganda ng iyong salita, Panginoon. At ngayong umaga, Lord, dalangin ko sa lahat ng nakakarinig, Panginoon. Hindi lang ito, basta maririnig, Panginoon. Binubuksan mo ang kanilang puso. At ang mga matitigas na puso na ayaw sumunod in the name of Jesus, Lord. Ang salita mo'y martilyo at ito'y palalambutin ang iyong mga salita, Panginoon, ngayong umaga. Maraming salamat, Lord, sa pagpapaalala sa amin, Lord, at pagbibigay ng pagkakataon na may pag-asa pa, Lord, na kami manumbalik sa iyo at kami pagagalingin mo, Panginoon. Kaya itong mga ikapu na to, Lord, tinataas namin sa iyo bilang paggalang, pagsunod, pagrespeto sa iyong salita, Panginoon. And Lord, kita mo naman yung mga puso na handang sumunod, Lord Jesus, ngayon pa lang, Lord God. Tulungan mo ang bawat isa sa amin sa tulong ng Espiritu Santo. Susunod, makikinig kami sa iyo, Panginoon. And Lord, tinataas na namin ito sa iyo, lahat ng mga pangangailangan, kakulangan, Lord. Mga bayaran, Panginoon, bayarin namin. Ikaw ang Diyos na nagpo-provide, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagpupuno, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat, Panginoon. This month, the fullness of the Holy Spirit, in the name of Jesus, pupuspusin ang bawat nakikinig ng salita mo, Panginoon, at hindi na nila papatigasin ang kanilang puso. Susunod, magbibigay, magbabayad ng ikapu. Maraming salamat, Panginoon. Tinataas namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Amen. Yes, thank you, Lord. Again, thank you for the encouragement sa ating mga kapatid na patuloy tayong sumunod sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Ng nagpapakita ito ng pagtitiwala natin. Nagpapakita ito na we really believe that the Lord is our provider. Kaya maraming salamat po sa ating mga faithful Kingdom partners. Thank you for your love and generosity sa gawain ng Panginoon. Sa inyong patuloy na pagbibigay and support. And we pray that you will receive your maximum harvest. The Lord will continue to bless you. Walang salot, walang anumang sakit ang makakapasok. At mananalanta sa inyong tahanan, God will protect you through your giving. Salamat sa Panginoon. And if you've been blessed by the ministry, kapatid, marami pong paraan para makapagbigay tayo. That's why we encourage you. If you're listening and you're watching, give to the kingdom of God. Kaya marami pong paraan, mga kapatid, na makapagbigay. Andiyan ang GCash, BPI, video, kung nanaisin ang ating puso. Kung hindi magmamatigas ang ating puso. And right now, inaalis ni Lord lahat ng guilt, lahat ng shame. Makapagsimula kang muli sa pagbibigay sa ating Panginoon. Amen! Thank you, Lord! Ayan, sama-sama po nating buksan yung ating mga Bible in Romans chapter 8, verse 28 to 29. Ayan, Romans 8. 28 to 29. As you open your Bible with us, we are again encouraging everyone to just continue to pray and sama-sama po tayo, tulong-tulong sa ating Operation Bangon. Kung paano po tayong manunumbalik muli. And this coming 2021, we pray na, alam mo yun, makabalik na uli tayo sa ating mga physical gathering. And as we prepare,
gusto natin makabili ng property, we pray that the Lord will provide, and we know that He's the owner of heaven and earth. Kaya mga kapatid, sama-sama tayo. Magbigay po tayo sa ating Operation Bangon. Andiyan ang ating GCash. Alam nyo ba yung 100 daily or weekly, 500 weekly ay napakalaki pong tulong para ang Panginoon, ang kanyang tahanan ay maayos at madakila. Ang maibigay natin sa kanya ang kaluwalhatian. And kung naging mabuti ang Diyos sa'yo sa nakaraang 8 buwan, isn't that wonderful that we give back to God cheerfully? We give back to God generously. Every peso will count. Kaya mga kapatid, God bless you. Patuloy po tayong magbigay sa ating Operation Bangon para sa pinagpe-pray natin na property. Thank you, Lord. Let us give. Salamat po. God bless you as you give to the Lord. Sabay-sabay, basahin natin. Tayo tayong lahat para sa pagbasa ng kanyang makapangyarihang salita. Open your Bibles in Romans 8. 28-29, ihanda na natin ang ating mga puso. Thank you, Lord. Verse 28, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sapagkat alam na ng Diyos noon pa man kung sino-sino ang Kanyang magiging anak. At sila'y itinalaga niya na matulad sa kanyang anak ni Jesus para siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Can you just join us in a word of prayer? Let's close our eyes and bow our heads. Panginoon, salamat, sinasamba, pinupuri, niluluwalhati namin ang iyong makapangyarihang pangalan. Today, Father, we thank and bless you for this wonderful morning that we can hear your word. Salamat po, Panginoon, ang aming patuloy na prayer ay pupuspusin mo kami ng karunungan, kaalaman, at maging pangunawa na sa lahat po, Panginoon, ng mga salita na aming maririnig ay parang magiging tulad ng binhi. Tatanim mo sa aming mga puso. Tutubo, lalago, magkakabunga, at makikita ang maraming mga pagbabago sa aming buhay. At ang mga pagbabago na to, Lord, magdudulot ng kaluwalhatian, karangalan sa iyong pangalan. Salamat po, Lord, dahil ngayong oras na ito, ikaw'y patuloy na pupuspo sa aming lahat ng iyong Espiritu, na lahat po, Panginoon, ng salita na ito, Lord, hindi lamang namin maririnig, makasaliksik, kundi, Lord, magiging buhay namin. Matutulad kami sa mga palma, sa mga puno na natanim sa batisan. Na kahit na, Panginoon, dumating ang tagtuyot, mananatiling sariwa ang mga dahon at may bunga sa tamang panahon. Maraming salamat, Panginoon, dahil lahat ng ito ay para sa iyong kaluwalhatian, sa iyong pangalan, sa iyong karangalan. Ang aming pupanalaya, Panginoon, makita namin sa bawat bagyo, nandyan ang iyong magandang layunin para sa aming lahat. Kaya, Panginoon, maraming salamat po, tinataas namin ang gawain na ito, mangusap ka, mangaral, magturo, sa aming lahat. Makikinig, susunod kami sa iyo sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Amen. 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 Palakpakan natin ang Diyos. Praise the Lord. Ayan, upo na po tayo mga kapatid. Praise God. Good morning sa ating mga kapatid sa ibang lugar. Good afternoon, good evening. Again, thank you Lord for joining us on our online Sunday service. Dito sa Jesus Coffee, Cavite, ako po si Pastor Ruben, and this is an opportunity again to hear the Word of God. Kaya buksan natin ang ating mga puso. Alisin ang mga distraction at maging handa para tanggapin ang salita ng Diyos na magiging lakas, gabay, at pagpapala sa ating lahat. We are continuing on our series, Anchors, Angkla. Para saan ba itong angkla? Alam nating lahat, no? Kahit hindi ka marino, o hindi ka alam mo na talagang nagbabarko, alam natin na ang angkla po ay nagiging isang gamit sa barko para ito'y maging secure, maging firm, sa malakas na alon, lalo na kapag magbababa ng mga kargamento, sila ay kailangan na steady at hindi dapat madala ng alon. At kung ano man ang mga bagyong dumating, kapag naka-angkla ka, ay hindi agad-agad ikaw matatangay ng malakas na hangin. So pinag-uusapan po natin ditong anchors because our goal na sa buhay natin para tayo pong mga
Alam mo, it's like we're journey natin sa dagat na sa bundong ito, may mga bagyo tayong hinaharap sa ating buhay. At itong mga angkla na ito ay kailangan meron tayo, alam natin, para maging strong tayo, maging immovable, maging firm. Importante po na nakaangkla tayo sa matibay na bato. At yung matibay na bato na yon, sino? Si Jesucristo na ating Panginoon na tagapagligtas. Hindi mayayanig. Hindi mauuga. At kapag syempre nakaangkla ka doon, hindi ka matatangay ng malakas na hangin. For the past few weeks, pinag-usapan po natin, paano ba ako magiging matatag sa buhay? Kahit may bagyo, yung hindi agad susuko, hindi matatangay ng malalakas na hangin. Unang-una mga kapatid, we need to understand that in every storm, in the midst of the storm, gaano man yung kalakas, God, His presence is with us. Kasama natin ang Panginoon. We are never alone in this battle. In every storm, Jesus Christ is with us. Hindi niya tayo pinapabayaan. Kasama po natin siya. At alam natin, kapag kasama natin siya, hindi tayo malulunod. Hindi tayo lulubog. Sapagkat kasama natin ang may-ari ng dagat, ang hari ng mga bagyo. And last week, pinag-usapan po natin yung His presence also, His promises. Yung mga pangako ng Diyos. Importante po, doon tayo nakaangkla sa salita ng Panginoon na nananatili at mananatili magpakailanman. Amen? Kaya alam, pinag-usapan natin yung mga points na kailangan meron po tayong promise ni Lord. We need to search the Bible or mag-Google ka ng mga promises ni Lord regarding to your family, to your business, to your children, to your job, and to your career, to your spiritual life. In every area, God has all the promises. Panghawakan mo yun. At kapag meron ka ng promise, remind God His promise. Ipaalala mo sa Kanya, hindi dahil forgetful ang Panginoon. Ha? Hindi, kasi sabi ni Lord, I am watching my word to fulfill it. Tinitingnan niya yung kanyang salita at para to pa rin. Alam mo yun, He honors His word. Kaya kapag sinabi mo yung sinabi ng Diyos, ay gagawin niya yun. Kasi salitahan niya yun eh. And also, wag lang natin sabihin sa Panginoon at manalangin sa mga problema. Maganda po yan. Ipanalangin natin mga alalahanin, sakit, problema. But also, let us pray God's promises. Importante po na sa panalangin natin, pagkatapos natin ipag-pray yung mga problema natin, eh, kailangan din natin ipag-pray yung promise ni Lord. Lord, sabi mo, no, Lord, your stripes, I am healed. Lord, you will supply all my needs. Lord, I can do all things through you who gives me strength. Lord, my children will be mighty in the land. You will give them peace and prosperity. You need to just pray the promises of God. At higit po sa lahat, mga kapatid, yung mga salita ng Diyos, ipinapanalangin, ipinapaalala sa Panginoon, kailangan panampalatayaan natin. We need to believe the word of God. Yung promise ng Panginoon, importante. Paniwalaan mo. And ngayon po, mga kapatid, as we continue in our series, pag-uusapan natin ang isa na namang angkla sa ating mga buhay kahit na dumating ang mga malalakas na bagyo, meron tayong angkla. At itong angkla na ito, this anchor is the anchor of God's purpose. Anchor of God's purpose. Si Pablo po, mga kapatid, sa kanyang paglalayag nila papunta sa Roma, hindi po siya natakot sa bagyo. Kahit yung mga tripulante, nagtatalo na yung mga seaman. Pero si Pablo nananatili because he knows that God has a purpose in this storm. He will never be shaken. He will never be moved. And ganun din po sa buhay natin. Kapag alam mo yung purpose ng bagyo sa buhay mo, hindi ka mayayanig. Hindi mo siya, hindi ito magiging dahilan para ikaw ay manghina, bagkus ikaw ay magkakaroon ng kalakasan at pag-asa. Alam mo yun, God has a purpose for every storm. God has a purpose for every storm. Alam niya at nasa isip niya, no? Alam niya yung, alam ng Diyos yung kanyang ginagawa. May layunin ang Diyos sa bawat bagyo. Sabi mo lang sa mga kasama mo yan, may layunin ang Diyos sa bawat bagyo. If you read Proverbs 19 verse 21. Sa Tagalog sabi, sa puso ng isang tao, ang panukala'y marami. So marami tayong mga pinaplano, mga gustong gawin. Sabi rito, ngunit ang layunin ng Panginoon ang siyang mananatili.
Listen to this, in the New Living Translation, sabi, you can make many plans. You can make many plans. Magplano ka, sige. But the Lord's purpose will prevail. The Lord's purpose will prevail. Magplano ka ng magplano, pero may purpose pa rin ang Panginoon at yun pa rin ay mangyayari. Ang sinasabi ng verse nito sa atin na kahit anong gawin natin pagpaplano, mangyari man ang plano natin, hindi man yan mangyari, pero ang purpose ng Panginoon mangyayari. Mananatili pa rin yung kanyang layunin. Ibig sabihin, may mga pagkakataon sa buhay natin na pinaplano natin yung mga bagay, pero meron ding nangyayaring hindi planado sa ating buhay. Gaya niyang bagyo, pinlano ba natin na magkakaroon ng baha? Pinlano ba natin na magdarating si Rolly at si Ulysses? Hindi. Alam natin na, alam mo, ayaw naman natin, hindi naman natin pinagpipray na bumagyo. Wala sa plano natin yan. Pero alam niyo mga kapatid, tuloy pa din ang layunin at matutupad ang layunin ng Diyos. Anong kailangan natin gawin? Kailangan natin makita na kahit ano palang plano ko, Lord, kahit ano ba yung mangyari sa buhay ko, meron ka pa rin layunin. So ang kailangan mong gawin, magpasakop ka sa kalooban ng Diyos at magtiwala ka na meron siyang ginagawa behind the scene at maganda yung mangyayari. Maganda yung ending pagkatapos ng bagyo. Itanim natin sa puso't isipan ang apat na bagay na ito para hindi tayo mayanig, hindi tayo madala at malunod sa mga bagyo ng buhay. Four things of God's purpose in every storm. Four purposes of God in every storm. Are you ready? Number one, bakit ba, ano bang purpose ng Diyos sa buhay ko? Bakit ba ako dumaranas ng bagyo? Sabi sa Acts 27 verse 29, when Paul was there habang bumabagyo, sabi doon, dahil sa takot na bumangga kami sa batuhan, sobrang lakas na nung bagyo na kailang pinagdadaanan, naghulog sila ng apat na angkla sa hulihan ng barko at nanalangin sila na mag-umaga na sana. Nanalangin sila na mag-umaga na sana. Itong mga tripulante na ito, nung nakaranas ng malakas na bagyo, natutong manalangin. And I believe one purpose of God for every storm. May magandang purpose ito. So we can come closer to God. Come closer to God. Ang bagyo ay nagpapalapit sa atin sa Diyos. Amen? Sabi mo sa mga kasama mo, ang bagyo nagpapalapit sa Diyos. Ang problema nagpapalapit sa atin sa Diyos. Ang mga matitinding pagsubok nagpapalapit sa Diyos. Yung mga sakit na pinagdadaanan mo nagpapalapit sa Diyos. Itong mga tripulante nung bumagyo, natuto tuloy mag-pray. Hindi na kasi nananalangin pag walang bagyo eh. Ayan na nga, dumating ang Rolly at Ulysses. Maraming tao, siguro buong Pilipinas. Ikaw, nanonood, nakikinig ka, di ba, nung malakas na yung hangin sa Cavite, di ba? Mula gabi, talagang yung iba hindi nakatulog, mababaw yung tulog. Gumising ng umaga, chinecheck mo yung bubong mo, may lakas pa bang hangin, yung mga puno nagtutumbahan na, nananalangin tayo eh. Bakit? Lakas ng bagyo, lakas ng hangin. Yung iba nagpe-pray, Lord, huwag naman pong bumaha. Lord, in Jesus' name, humina ang hangin, lumihi sa Pilipinas, mawala, matapos ng bagyo. We learn to pray. We come closer to God when there's storms in our life. Tingin ka dito, ang totoo, kung wala bang bagyo, kung walang bagyo, ganun ba yung prayer time mo? Ganun ka bang lalapit sa Panginoon? Well, you can answer that. Most of the time, malamang, hindi tayo napupuyat, hindi ng tulog natin. Eh, kasi maganda ang buhay, walang bagyo. Kung hindi nagte-text yung NDRRMC na yan, tapos nag-a-alarm, di ba, signal number 4, signal number 3, to signal number 4, wow, grabe, nakatakot naman to, di ba? Tapos yung tunog niya, parang ano bang nangyayari? Kung hindi yung nag-a-alarm, kung hindi nagsabi ang balita na may bagyo, same ba yung prayer natin? Hindi. We know na hindi po maganda ang bagyo. Eh. Pero ginagamit to ng Panginoon para gumanda yung relasyon natin sa Kanya. These storms draws us closer to God, for us to come closer to God. Tingin ka, He uses storms to get our attention.
He uses storms to get our attention. Masyado na po tayo nagiging busy ulit. Nawawala na naman tayo ng oras sa Lord. Pinahihintulutan niya yung mga bagyo dumating para mapansin natin, Lord. Andiyan ka pala, Lord. May bagyo. Kailangan kita, Lord. Nakalimutan natin tumawag sa panalangin, magbigay ng oras sa Kanya. If you're listening and watching sa atin mga siguro mga 90s nagdaan or siguro iba 1980s okay, sa pagkabata, may kanya-kanya pong paraan yung mga magulang natin para tawagin tayo. Alala niyo yun? Yung maglalaro pa tayo sa labas. Wala pang cellphone noon, no? So yung mga laro pa noon, physically, talagang takbuhan, uuwi ka, amoy aro ka, pawis sa pawis ka, may mga kwintas ka na. Okay, alam nila yung mga nanonood. Di ba may mga, pag dumarating na yung hapon, paggabi na, lumubog na yung araw, tatawagin ka na ng nanay mo. May kanya-kanyang paraan eh. Yung mga magulang natin eh. Yung sut-sut, yung sit-sit. Alam mo yun, naku, tatay ko yun. Uwi na ako. Kahit hindi tawagin yung pangalan mo, isang sut-sut lang ng nanay mo or ng tatay mo. Uy, ako yun. Uwi na. O yung iba, tinatawag yung palayaw, di ba? Dito, tinatawag namin, Jay. O, alam nyo na yun. Si EJ yun, di ba? And alam mo yun, sa una, malumanay pa yung tawag eh. Uwi ka na. Punta ka dito. Medyo maluwanay pa yung sut-sut eh. Pero kapag hindi ka agad pumunta, kapag hindi ka agad lumapit sa magulang, hindi ka pa umuwi, ilang sut-sut na, naku, lumalakas yung pag-sut-sut ng tatay mo. Yung pagsigaw ng pangalan mo, iba na. Diba sa bahay, normal yan. Naranasan nyo ba yun nung kayo naging bata? Pag hindi ka sumunod dun at hindi ka agad dumating, sa unang tawag, pangalawa, pangatlong tawag, minsan tinatawag ka buong pangalan mo, nasaan ka na, Roban Louis Rosit? Elijah Joseph, bumaba ka dito. Buong pangalan mo, tatawagin eh, di ba? Ibig sabihin, iba na yung tawag doon. Bakit? It's to get our attention. Tinatawag tayo. And listen to this. The Lord speaks to us first, quietly in our hearts. Sa umpisa medyo, Lord, ikaw yan ah. Lord, gusto mo sumunod ako sa iyo? Lord, gusto mo manahan ako sa iyong presensya? Gusto mo He speaks quietly in our hearts. We hear Him in the whispering voice. Pero pag we do not pay attention, if we do not listen, if we did not follow His voice, unti-unti lumalakas na yan. Hanggang hindi ka nakikinig at di ka sumusunod, palakas ng palakas ang tinig ng Panginoon. Nakikita mo nung nangyari sa buhay ko, Lord, bakit ganito? Nagsasalita ang Diyos. He's raising the volume of His voice by sending storms into our lives. Nagpapadala ng mga bagyo. Boses ng Panginoon. Tingnan mo yun. It's getting our attention back. Masyado ka ng busy. O sige, di ba? Wala kang magawa. Lapit kayo sa akin. In Acts 27:10-11, sabi niya, mga ginoo, sa tingin ko, mapanganib ng maglakbay mula ngayon. Si Pablo nagsasalita. Sabi niya, mapipinsala yung kargamento at ang barko. Manganganib pati buhay natin. Nagbigay na ng warning. Sabi niya, ngunit, higit na pinahalagahan ng kapitan ng mga sundalo ang salita ng may-ari at kapitan ng barko kaysa kay Pablo. Isn't that true na lahat may mga warnings na tayo natatanggap? But because they did not listen, nakaranas pa sila ng bagyo. The journey become difficult and dangerous. Sa buhay natin, nagiging difficult yung buhay. Nagiging delikado tuloy yung ating sitwasyon. Dahil hindi natin tinanggap ang mga salita ng Panginoon. We did not listen. In verse 16, Acts 27, sabi ron, nahirapan kami bago nagawa yun. Alam mo yun, nahirapan sila. Tingin ka rito, ilang hirap pa gusto mong maranasan bago ka sumunod sa boses ng Lord. Kung nakinig ka na lang sana, hindi mo na kailangan pang mahirapan. Kung sumunod ka na lang sana, hindi ka na kailangan magastos ang panangmalaki. Storms. Storms. It's to come closer to God. Napalayo tayo sa Panginoon. Number two, purpose of God for every storm is, it is a device or devices. Storms are devices for discipline. Storms are devices for discipline. Digas ulo natin eh. Ayos sumunod? Rebelde? Acts 27:38, ano nangyari? Dahil dun sa bagyong hinarap nila, itinapon nila sa dagat yung kanilang mga dalang trigo. Pagkain, tinapon para gumaan lang yung barko. Wow! Yung mga
mga importanteng bagay nawawala sa atin. Totoo yung sinasabi ng Proverbs 29 verse 1. Tandaan mo yan. Proverbs 29 verse 1. Listen, ang taong ayaw magbago ay hindi maliligtas. Ang hindi makinig ng payo, mapapahamak. Minsan, alam mo, ang dahilan ng bagyo sa buhay natin, bakit nakakaranas tayo ng mga bagyong ganito? Kasi hindi tayo nakikinig sa Lord. Ang dami ng salita, ang dami ng babala, pero sinuway pa rin natin. Yung bagyo na yon sumira sa barko, yung mga importanteng bagay, yung mga pagkain itinapon, na sayang kung nakinig lang sana sila kay Pablo. Kung nakinig lamang sila sa likod ng Panginoon, na huwag nang maglayag, dito na lang tayo, hindi na sana naranasan yung mga bagay na yun. Hindi na sana nasayang. And minsan sa buhay ng tao, parang ganun din eh. Tama ba? May mga pagpapalo muna. Napapalo tuloy tayo dahil sa katigasan ng ulo natin eh. Sabi mo sa mga kasama mo, napapalo. Pinapalo tuloy. Nakakalungkot, pero totoo, nangyayari po yan. We know people na walang katrabaho. Kung naging tapat lang sana sa Panginoon, kung naging tapat lang sa mga pangako mo sa pagbibigay, na walang ka pa ng oras sa Lord, humina negosyo, well, dinidisiplina ng Lord kasi naging idolo na yung pera, yung business, naging Diyos niya na. Hindi na gumagawa, hindi na dumadalo sa mga gawain. Yung katawan, nagkasakit, nanghina, hindi na nakapasok. Eh kung ano-ano kasi yung bisyo eh. Inabuso kasi yung katawan eh. Well, the truth is, nothing happens in our life without God's permission. Lahat ng yan, may kapahintulutan ng Panginoon eh. And we can see discipline right here, Hebrews 12:5-6. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nakapagpapalakas ng loob. Sabi dito, anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon. Kapag binaliwala natin ang disiplina ng Diyos, ang mga bagyong dumating, hindi, malalampasan din natin, okay lang, diretso pa rin tayo sa gusto natin gawin. May mas darating na mas malakas. Maraming tao, thank you Lord, nabago dahil sa pandemya. Napalapit sa Diyos, nabago at patuloy na binabago dahil sa krisis, sa virus, sa COVID-19. Pero marami pa rin tao, matigas ang ulo, hindi pa din, bumalik pa rin sa dati niyang gawa. Sabi rito, bawag nating baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon. Dalangin ko, hindi ikaw yun. Huwag mo nang hintayin na may mas maranasan ka pang matinding bagyo sa buhay. Sabi rito, huwag kang panghihinaan ang loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Totoo yan eh. If we put it in our life, diba kapag hindi nakuha, talo. Yung mga bata, sa paglaki nila, ang natatandaan nila yung sakit na yun. Yung isang anak namin, mga kapatid, no, si yung pangalawa, si JD, alam mo yun, hindi pa siya napapalo eh, nasa 2-3 years old pa lang siya. Ano siya, lagi siyang lumalaban. Kahit sa mga magulang niya, lagi siya parang, alam mo yun, gagante. One time talaga nakagawa siya ng matinding kasalanan, paulit-ulit niya, winarningan, huwag mo nang gawin. And then, ito, ginawa niya. Pag pinapalo siya, gumaganti, lumalaban. So this moment, nakatikip talaga siya ng malakas sa palo eh. Talaga yung palo na ininda niya, tagal ng iyak niya eh. Alam mo, dahil doon, hindi na siya lumalaban. Naaalala niya, mali yung kanyang ginawa. Nabago yung kanyang buhay. Natakot ngayon siyang gumawa ng hindi tama. Dahil doon sa pagpapalo. I pray right now na maging ganun din yung puso natin. Ilang sakit na ba naranasan mo? Ilang beses ka na ba nawalan ng trabaho? Ilang beses ka na bang naghirap? Gusto mo na naman bang bumalik doon? Dalayan ko, hindi maging matigas yung puso natin. Sumunod tayo sa Panginoon. And the good news is God knows all things. He never makes mistake. Alam mo yun, alam mo yun, ang Diyos natin hindi nagkakamali. Mga bagyo, alam ko, mahirap yan. Ay, hirap na tayo dumanas niyan, pero ito isa sa mga dahilan para madisiplina yung mga anak niya. Sabi nga sa verse 7-8, no, Hebrews 12 pa din, tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad sa pagtutuwin ng isang ama. Dahil dito, nagpapakilalang kayo'y
tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. So nagpapakita lang kapag dinidisiplina na tayo kasi anak tayo ng Diyos. Amen? Sino ang anak na hindi dinidisiplina ng kanyang ama? In verse 8, kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak. Kundi kayo'y mga anak sa labas. Pakinggan mo to, maigi. Eh bakit, pastor, naisip mo ba itong kapitbahay ko? Bakit itong office mate ko, puro kalukuhan, kasamaan, ang gawa niya, daming bisyo, hindi naman nararanasan yung mga nararanasan ko. Tanungin mo sarili mo, anak ka ng Diyos eh. Siya ba anak siya ng Diyos? Lahat ng mga dinidisiplina ng Diyos, anak niya kasi. Alam mo, bakit ako lang, Lord? Bakit hindi siya nakasama? Kasi anak ka ng Panginoon. Gusto ni Lord, mabago ka. In verse 9 to 11, sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayun din naman, itinutuwid ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. At habang tayo'y tinutuwid, sabi dito, hindi nakakatuwa kung hindi maghihinagpis. Ngunit pagkatapos nyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na buhay. Totoo ito eh. Mas nagiging mabuti yung buhay natin pagkatapos nating dumanas ng mga bagyo, pagpapalo sa buhay natin. Natututunan nating pahalagahan kung ano yung mas importante, yung relasyon natin sa Diyos. Pangatlo, mga kapatid, storms are moment for ministry. I love this point. Storms are moment for ministry. Sabihin mo lang, moment mo yan for the ministry of God. In Acts 27, 21 to 22, bumabagyo na. Talaga naman yung mga tripulante, di na sila kumakain. Sabi dito sa verse 21, dahil matagal nang hindi ko makain ng mga nasa barko, tumayo si Pablo. Nagsalita. Mga kasama, kung nakinig lang kayo sa akin, at di tayo umalis sa Kreta, hindi sana inaabot ang ganitong pinsala. Ito ngayon ang payo ko. Lakasan ninyo ang inyong loob sapagkat walang mamamatay isa man sa inyo. Kaya lang mawawasak ang barko. Alam mo yun, every storms are moment for ministry. It is an open door to share Jesus. Ito yung pagkakataon na magbigay tayo ng pag-asa sa mga tao. Ano sabi ni Pablo? Dinugtong niya in verse 24. Huwag kang matakot, sabi ng Diyos sa akin, sa Pablo. Dapat kang humarap sa emperador, alang-alang sa iyo. Ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga kasama mong naglalakbay. Kaya tibayan ninyo ang inyong loob, mga kasama. Nananalig ako sa Diyos na mangyayari ang lahat ayon sa sinabi niya sa akin. Kaya lang mapapadpad tayo sa isang pulo. Kumbaga, storms, these are perfect position to present Jesus Christ to everyone. It is a way to preach the word, to pray and to proclaim the power of God. Kapag tayo po dumadaanan sa mga pagsubok, problema, o may mga kilala tayo dumadaanan sa bagyo, pagkakataon yan to share to them yung pag-asa ng ating Panginoon. Anong bagyo pinagdadaanan ng mga tao ngayon? It is a moment for ministry. Think of that as a door. A moment of ministry and not a moment for self-pity. Hindi yung panahon para mag-emote ka, kawawa naman ako, ito na yung buhay ko. No! Moment is a ministry. Are you struggling financially? Mag-share ka. Bro, God is a provider. Hindi limited ang Diyos. Kung may sakit ka, Lord, alam mo bro, si Lord yung tagapagpagaling. Next time, tigil mo na yung bisyo mo. You need to take care of your body and honor God, the temple of the Holy Spirit. Wala kang work ngayon? Okay lang bro, God is faithful. Bibigyan ka ni Lord ng bagong trabaho sa susunod. Maging faithful ka sa giving mo. Huwag mong kakalimutan ng Lord. Babalik yan ni Lord sa'yo. Business mo down, continue to honor God. Kapatid, maging honest ka. Sa mga transaction mo, sa mga clients mo, moment natin yan. Sa mga estudyante, academically, para bang stress out sila, bro, pray for God's wisdom. Sis, mag-pray tayo. Omniscient si Lord, alam niyang lahat, huwag natin siyang kalimutan. Kung paano tayo nagbabasa ng mga modules and mga books natin, basahin din natin yung Bible. Kung may mga problema sa mga anak, you pray for them. Huwag lang gadgets ang bigay mo, bro, sis. Bigay mo yung good news. Amen? Kapag may mga problema, bagyo sa relationship, sabi mo sa kanya, the next time, ayusin ang Panginoon yan, but make Christ the center of your life. Tao lang yan eh. Huwag mong gawin kasing mundo yung tao.
gawin, alam mo yun, make Christ as the center of your relationship. It's a moment for ministry. Ang sabi dito sa Romans 8:28, alam natin, sa binasa kanina, lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa mabuti. May mabuting ginagawa ang Diyos behind the story. Kasama mga nagmamahal sa Kanya. Sila mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Pause lang tayo dito. Alam mo, kapag may bagyo, ang mga anak ng Diyos, may ginagawang mabuti ang Panginoon. Pero ito'y para lang sa mga anak ng Diyos at pinili ng Panginoon. Sabi rito, sila na mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. And as we continue para sa point, last point, sa point 4, in 8:29 of Romans, sapagkat sa mula pa'y alam na ng Diyos kung sino magiging Kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, siya'y naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Let's repeat that. Pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. One point, and the last point is, storms are used by God for us to be conformed into Christ-likeness. Conformity to Christ. Yung mga bagyo sa buhay natin, ito yung paraan ng Diyos para maging tulad tayo lalo ng Kanyang anak. And ito yung gusto ng Lord sa atin. This is what God wants in our life. To be like His Son, Jesus Christ. He is so willing and He will allow storms in our life, even to the point of breaking and losing and suffering in order to make us like His Son, Jesus Christ. Gusto niya kasi maging tulad tayo ni Jesus. Alam mo yun, ang Diyos, tagapagdalisa yan. In Mark Malachi chapter 3, verse 3, sabi rito, darating siya at mauupong tulad ng isang tagapagdalisay ng tilak. Sabi rito, dadalisayin niya ang mga anak na lalaki ni Levi katulad ng ginto at pilak. At sa pamamagitan nito ay magiging karapat dapat ang kanilang mga handog kay Yahweh. Yung word na dadalisayin, alam mo yung word na yun, it means to purify, to refine, it means to purge, linisin. Alam mo yung silversmith o yung platero. Okay, yung platero, ano yan eh. Every time na siya ay nag-re-refine ng silver, hindi siya naalis doon. Hawak niya yung silver nandoon, tinitingnan niya yung silver. Nagtanong sa kanya yung isang tao, sabi niya, bakit hindi ka umaalis dyan? Pwede mo naman pakuluan niya, taas umalis ka na lang. Di ba, parang sa tubig. O sige, magpakulo ka, mamaya na, balikan na natin yan. Hindi ganun yung silver, sabi niya. Kailangan nandoon. Yung mata mo, hindi mo aalisin dun sa silver. Hindi mo aalisin na, kasi pag sobra yung apoy dun sa silver, mawawasak. Yes, aalisin mo yung mga impurities through the fire, pero pag sumobra naman, mawawasak yung silver. He had to sit there in front of the fire the whole time. The silver was refined. Ganon din sa buhay natin, mga kapatid. Sa tuwing dumadalas tayo ng bagyo, mahihirap na mga problema, yung mata ng Diyos nakatingin sa'yo. Hindi ka nag-iisa. The eyes of the Lord sees you. Ang sabi sa 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi pa nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos, nakatingin ang Diyos sa'yo kapag pag dumadalas ka ng pagsubok. Hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. Nakatingin siya, tama na, hanggang dyan lang yung kaya niyan. Sapagkat sa pagdating ng pagsubok, babibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan. Mga kapatid, lahat ng mga bagyo sa buhay natin, God's eyes to His children, nakatingin siya. Hindi ito higit sa ating makakayanan. It's the purpose of refining us, to conform us, to be like more and more Jesus, like Jesus. Maging tulad tayo ng Panginoong Hesukristo, yung kanyang mata. At sabi, tinanong siya, okay, so paano mo naman malalaman kapag enough na yung fire? O pag ano na, talagang pure silver na siya? Paano mo malalaman? Sumagot yung platero, yung nagdadalisay ng pila. Sabi niya, simple lang yan. Malalaman mo pag tama na, silver na siya. Malalaman mo pag nawala na yung kanyang mga impurities. Very simple.
makikita mo yung mukha mo. Makikita ko na yung mukha ko doon sa silver. And ganun din ang ating Panginoon. Every time we experience storms in life, para bang, alam mo yun, may mga inaalis sa buhay natin. Mga maling attitude, mindset, disobedience natin, makita natin yung mga rebellion natin, hingi natin ng tawad. And paano malalaman kapag tama na? Nagpasa na tayo. Nakita kasi si Kristo sa atin. Na-develop na sa atin kung ano yung gustong ma-develop ng ating Diyos. Yung Christ image. Kung bubuksan lang natin ang ating mga mata at mauunawaan na sa bawat bagyo sa buhay natin, may layunin ng Diyos. At ang layunin ng Diyos ay para mapalapit tayo sa Kanya. Ang layunin para disiplinahin tayo. Ang layunin ay para makapag-ministry tayo and maging tulad tayo ni Kristo. We will never be shaken. We will never be moved. Kaya mga kapatid, this is our anchor. God has a purpose for every storm. Can you close your eyes and bow your heads? Salamat po, Panginoon, for that wonderful message. Salamat po, Panginoon, dahil hindi nababaliwala ang mga bagyo sa aming buhay. You have a purpose for every storm. The people watching right now, listening and watching, ang kailangan lang namin gawin, Lord, magpasakop. Maniwala na meron kang magandang ginagawa sa mga pagsubok na aming pinagdadaan. Lumalapit kami sa iyo, Panginoon. Kailangan ka po namin. Some of us, nakakaranas kami ng mga matitinding pagsubok dahil sa aming paglayo sa iyong presensya. Dahil sa aming mga pagre-rebelde. Some of us, Lord, dinidisiplina mo kami bilang isang anak mo. And Lord, kailangan namin ng kalakasan. Kailangan namin ng iyong gabay. We need you, Father. And if you're that person listening and watching today, sinasaya, Pastor, I just need to submit. Nakita ko na mali ako. Nakita ko na pagdidisiplina ng Panginoon sa akin. Kaya ako nawala ng work, ay disiplina ng Lord. Kaya humina ang business dahil sa mga kamalian ko, pagkukulang ko sa Panginoon. In this relationship, in this family, let us come back to God. Balik tayo sa Kanya. At sigurado matatanggap natin ang Kanyang pagpapatawad. For that person tonight, or today, in Jesus' name, sabayan mo ako sa panalangin na sinasabi mo, Lord, ako yun eh. Tulungan mo po ako maging matatag. Kailangan kita sa aking buhay. As you close your eyes and bow your head, sabayan mo ako sa panalangin. Taas mo lang yung dalawang kamay mo. Come on, lift up your hands to the Lord. Pray this prayer. Galing sa puso, bigkasin ang iyong bibig. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako. Isa akong makasalanan. Marami akong pagkakamali. Nagrebelde ako sa iyo. Patawarin mo po ako. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Tinatanggap kita sa buhay ko bilang Panginoon at tagapagligtas. Binubuksan ko ang aking puso sa iyo. Nagpapasakop. Ikaw po ang maghari sa akin. Salamat po, Panginoon, sa pagdidisiplina mo. Ito'y para sa aking ikabubuti. Tinatanggap ko po ang pagpapatawad mo, kalakasan, pagtitiis, at buhay na walang hanggan. Salamat po sa pagmamahal mo sa akin. Tinatanggap ko po ang magaganda at mabubuting bagay pagkatapos ng bagyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Glory to God. Thank you, Jesus. Kapatid, if you pray that prayer with us, we believe that the Lord has forgiven you. Pinatawad ka na ng Panginoon. Kung ikaw man nagrebelde,
kaman ang naging dahilan sa iyo, trabaho, negosyo, napalayo ka o pinili mong lumayo sa mga disiplina, kapatid, pinatawad ka na ng Panginoon. Right now, God has cleansed you with the blood of His Son, Jesus Christ. Nilinis ka na ng kanyang banal na dugo. And kung tunay po tayo nagsisi, mga kapatid, ito'y magdudulot sa tunay na pagbabago sa ating buhay. We turn away from sin and turn to God. Kung tunay po tayo humingi ng tawad at nagsisi, nagbabago yung ating buhay. Nagbabago yung mga decisions natin. Kung dati hindi sumusunod, susunod na. Kung dati nang-aabuso, inaabuso yung katawan, kakalimutan na yung mga bisyo. There is change that is happening right now. And magpasakop ka. Kahit ano dumarating ng mga problema, pagsubo sa buhay mo. Tandaan mo lagi, dahil anak ka ng Diyos, may maganda siyang ginagawa. At ito'y para sa iyo'y kabubuti. Amen? Praise the Lord. Glory to God. Praise God for your life. And alam mo yon, sa pagpapatuloy mo sa buhay mo, yes, dumaraan tayo sa barko. Paghawakan mo yung angkla na yan, may purpose ang Lord sa bagyo na ito. Gusto niya ako mapalapit sa Kanya. Dinidisiplina ako ng Panginoon. Ito yung opportunity para sa ministry. At the same time, gusto niya maging tulad ko siya. At yan ang ating nagiging panalangin at awitin na maging tulad tayo ng ating Panginoon. Amen! Praise the Lord! In 5 minutes, we are done, mga kapatid. Kaya bago tayo matapos, let's pray for one another. You need strength. You need blessing from the Lord. Answer to your prayers. You need healing. Can you lift up your hands one more time? Father, we thank you. We bless you for your word. Pinadala mo yung salita at kami gumaling. And Lord, right now, you are healing us by your word. You are healing us, Jesus. By your stripes, we are healed. We pray for brothers and sisters who are experiencing pain in their body, cancer, tumor, in Jesus' name, mga gallstones, kidney stones. Wash them away, Lord. Cleanse them by the power of your healing. In Jesus' name, Holy Spirit, just heal their body from the crown of your head and to the soles of your feet. Be healed right now. God is breathing life unto you. In Jesus' name. No sickness, no virus, no weapon formed against us will ever prosper. Even COVID-19 has no power against us. Thank you for protecting us with your blood. Thank you for healing us, strengthening us. Salamat po, Panginoon. There are people watching and listening right now na dumadown us emotionally, mentally, distressed. Stress sila, Panginoon. Depressed, naka-experience ng talagang takot, alalahanin. Father, give them peace. Give them the joy of the Lord. Maraming salamat po, Panginoon. And we declare this week is blessed. We are protected. We are anointed, Lord. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin. You will bless the works of our hands. Salamat po for every businesses, sa mga kingdom partners, sa mga givers, Operation Bangon. Lord, bless them. Let them receive the maximum harvest in their jobs, in their salaries, in their position. Increase them. Panalangin din namin yung mga hindi pa nakapagbibigay at tumigil ng magbigay. Panginoon, in the name of Jesus, manunumbalik. Lord, yung kanilang puso hindi na magmamatigas sapagkat gusto mo silang makarating sa iyong pangako. Thank you, Lord, dahil ito na ang araw ng aming pagsunod. Ito na ang oras na nanunumbalik kami sa iyo. Patawarin mo po at pinatawad mo na kami. At ngayon, Lord, susunod kami sa iyo. Salamat po sa mga hindi nakapagbigay, Lord. Bless them also. Sa susunod, baka pagbigay na sila. Bless our family, our children. Salamat po sa salita na itinanim sa aming puso. Makikita ang mabunga at malago na buhay. Magiging tulad mo kami, Panginoon Jesucristo. Salamat po, Panginoon, for healing, for victory, for increase, for blessings, for protection, for provision for all our needs, for your joy and your peace. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Glory be to God. Praise the Lord for your life. Thank you for joining us on our online Sunday service. Salamat sa Panginoon sa ating mga online viewers, sa ating mga new blessing. Ayan, first time. Pakitype naman dyan, new blessing. Ayan, thank you, Lord. Ayan, sabay-sabay tayo. I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe
kings, the Lord of all lords, salamat po sa inyong pagsama bukas. Simula na naman ang ating online prayer meeting, Mondays to Fridays, 7 p.m. Sama-sama po tayo. God bless you. May the Lord bless you and protect you. May the Lord's face shine upon you. Amen. And be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. God bless you. Have a great week. Bye. Bye. Bye.